ayan guys, sa mga hindi pa po nakakakuha ng SID o ng Seafarer's Identity Document, ito po yung quick guide. So, bali mayroon po tayong dalawang simple steps. So, ang dapat po natin gawin, unang-una is magpapa-appointment tayo ng schedule para sa ating SID. And then, sa step 2, ito yung processing. Pupunta kayo dun sa Marina office na kung saan kayo ay nagpa-appointment. Tapos, dun nyo ipaprocess yung inyong SID. So, saglit na lang po yan pag processing na kayo. Yung sa aking processing, it takes about 2 hours lang sa central office ng Marina. So, para saan nga po ba yung SID? So, ito yung purpose ng SID. Book. Ngayon po, kailangan na natin ng Seaman's Book at ang SID natin. So, dito naman po, ito yung mga lugar kung saan tayo pwedeng kumuha ng SID at Seaman's Book. So, ito po yung mga lugar sa buong Pilipinas kung saan kayo pwedeng mag-apply o magpa-appointment ng Seaman's Book at SID. So, guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, i-hit nyo na lang yung subscribe button sa baba. So, andito na tayo sa website ng Marina, yung SID SRB. Online appointment system nila. So, makikita nyo sa taas dito, ito yung kanilang website. Ito yung link kung saan na pwede kayong mag-schedule ng inyong appointment. Ilalagay ko na rin yung link sa baba para i-click nyo na lang pag gusto nyong mag online appointment sa Marina. So, makikita nyo dito sa right side, andito yung mga requirements. So, pag SID lang, yung Seaman's Book nyo lang, valid Seaman's Book, yun lang ang kailangan nyong dalhin. And at the same time, magdala na rin kayo ng collared shirt. Any color pwede, basta may collar. So, sa Seaman's Book naman, pag bago, ito ang requirements niya. Pag renewal, ganun din, Seaman's Book din lang sa SID. And then, ito yung sa Seaman's Book. Kung nawala naman o nasira, ito ang mga kailangan nyo. So, ang babayaran, ito nakalagay dito, SID 600, SRB 1,000 pesos. Ayun, so once na matapos kayo mag-schedule, natandaan nyo yung reference number nung inyong resibo kasi kailangan nyo yan pag nag-view my appointment kayo at ipiprint nyo yung inyong appointments letter. Yan ang kailangan nyo, reference number tsaka yung birth date nyo. Tapos ipiprint nyo yung appointment slip nyo. Mamaya yan pag natapos natin. So ito yung unang step guys, terms and privacy. So basahin nyo yan kung gusto nyo and then mag-agree lang kayo. And then lalagay nyo yung email address nyo and then i-click nyo to and then submit. Tapos, mag-i-email ngayon sa email address na nilagay nyo si Marina. 696843. So, ayan. Meron po sa Batangas. So, sample lang to guys ha. Tutorial lang natin to. So, ayan, makikita nyo sa Batangas. Kasi yung ibang mga Marina office po, wala na silang available until April. So, try natin tong Batangas. So, i-click lang natin yan kasi isang oras na lang po ang natitira. Wala nang ibang slot, saka isang slot na lang. 10 a.m. to 11 a.m. So, wala na tayong choice. Next lang natin. So, dito, ayan. Simple lang to guys. Basic lang. Lalagay nyo lang. O, syempre, overseas tayo. Tsaka yung seafarer type natin. So, kung kayo officer, rating, cadet, yung mga nasa cruise ship, dito po tayo sa ancillary. Ayan. So, kung kukuha kayo ng SID, and Seaman's Book,
nasabay na, pwede po yun. Pero yung sa akin po, SID lang kinuha ko. So, Nuent. Makikita nyo, 600 pesos. Ayan, Batangas. April 12 na po yung appointment. 10 a.m. Ayan. So, in-next lang natin to. Third step na tayo. So, fill upan nyo lang po to. Basic information din. Ngayon, suggestion ko lang po sa inyo, kung ano yung nandun sa Siemens book, yun na rin ang ilagay nyo. Para wala ng conflict. And then, pag natapos po, i-click lang yung next. So, ganito lang guys. Fill upan nyo lang hanggang matapos nyo yung application info. Tapos yung step 4 is document. And then, payment. So, after nyo mag-payment, makaka-receive kayo ng email na parang ganito. So, ayan. Pag nakapagbayad na kayo guys, ganitong email ang marireceive nyo. So, ito na yung reference number na kailangan natin para ma-check natin yung appointment status at ma-print natin yung ating appointment slip. So, view ng appointment slip. Ilalagay nyo lang yung reference number nyo dito and then yung birthday nyo. At makaka-receive kayo ng appointment slip. Tapos, ipiprint nyo siya. So, ganito ang itsura ng magiging appointment slip nyo. So, ito ang kakailanganin nyo yung dalhin sa Marina Office kasama yung photocopy o yung Xerox ng inyong Siemens book. Yun lang po ang kailangan nyo sa SID, yung dalawa. Itong appointment slip at yung Xerox ng Siemens book kasama yung original na Siemens book. And colored shirt. So, yun lang ang kailangan dadalhin nyo sa Marina Office. So, ito na yung second step guys. Sa processing na tayo sa Marina Office. So, kung saan kayo naka-schedule, pumunta kayo on time, tapos ito yung pagdadaanan nyo na processing. So, unang-una, kailangan nyo sa documentation, i-check yung documents nyo, yung Siemens book, yung Xerox, at yung inyong appointment slip. And then, second step nun, kukuha na kayo ng picture. Image capturing. And then, pagkatapos nun, releasing na. So, within ano na lang to guys? Mostly, mga 1.5 to 2 hours na lang siya. And then, makukuha na agad ninyo yung SID ninyo the same day. Ayan, sana guys, natutunan nyo kung paanong magpa-appointment at kumuha ng SID at the same time Siemens book na rin. So kung may mga karagdagan pa kayong katanungan, meron silang message button dito. Pwede kayong makipag-chat sa Marina. I-click nyo lang tong link sa baba na to, yung chat head nila. Mapupunta kayo sa messenger ng Marina. Ayan. So, dyan lang. Mag-chat lang kayo dyan kung may tanong kayo. Ayan. Thank you guys. Sana mag-subscribe kayo. At see you sa susunod. Maraming salamat.